ano, nag-usap kami ni Daddy Wawi. He wanted a launching movie for Joaquin. Initially, ang gusto niya, mala rom-com, love story, something sweet, something light. Sabi ko, Daddy, launching win lang, bigyan na natin ng kakaibang material si Joaquin. I have this concept sa isip ko na pwedeng-pwede kay Joaquin. Yun, na-convince ko naman siya after ilang oras ng discussion. Thriller, oh Daddy, kasi yung thriller in ngayon sa mga Gen Z. Meron akong na-develop and I want sana direct Adolf to direct this kasi ano niya eh, kamado niya yung mga ganitong material eh. So, yun, and the rest is history, sabi nga. And we shot this at the height, during the height of the pandemic. So, ang dami-dami po namin journey na, ang haba ng journey, daming bawal. Tapos kahit po sa script pa lang, kailangan yung mga restrictions aware na ako. Like, hindi kami pwedeng mag-shoot sa isang crowded place, sa maraming location, mga ganyong elements po na para sa isang writer, nakakagapos po siya. And so, I wrote the script na in such a way na magko-compromise ako dun sa mga limitasyon na sa pandemic nga kasi naman ko rin ang dasal. Gumagawa ko ng script and yet, ano ba to, mapapalabas pa namin hanggang kailan tong pandemic na to. So, but then, God is good. Nakarating pa po kami sa international scene and thanks to Daddy sa effort niya. Na hindi po we were so lunod na lunod po kami, hindi po namin ina-expecto kasi year end po lahat naglabasan po yung resulta na trinabaho ni Daddy. So, Since January po, wala po kaming alam doon sa pinagkagawa ni Daddy. So eto po, lahat po kami tulala. Sabi ha, talaga? Anyway, yun po pinagdaanan namin. Of course, si Direk, may ibang journey naman dito as a director. Ako yung journey ko sa writer. From script pa lang po, talagang marami ng may gapos na kami and yet napagtagumpayan namin ang simple and humble film po namin. Thank you. Amazing. Salamat.